Sa Indonesia, may isang padre de pamilya na nagngangalang Asep na naglalayon lamang na bigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga problema at pagsubok, matatag niyang inaayos ang lahat upang mapanatili ang saya at pagkakaisa sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsasakripisyo, pagtsatsaga at pagmamahal, nagawa pa rin ng kanyang asawa at panganay na anak na babae na isagawa ang isang karumal-dumal na krimen laban sa kanya. Bakit nga ba naisipan ng kanyang mag-ina na patayin siya? Ano ang nagtulak sa kanila sa ganitong desisyon? Sa kanilang pagsasagawa ng masamang balak, paano nila naisakatuparan ang kanilang plano? At sa kabila ng lahat ng ito, magkakaroon ba ng tamang hustisya para kay Asep at sa kanyang malupit na sinapit? Kung nais mong masagot ang mga katanungang ito at alamin ang higit pang detalye sa nakakagimbal na kwentong ito, tara't aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Asep Saipudin, isang 43 years old na negosyante ng accessories sa Indonesia, ay may masayang pamilya kasama ang kanyang asawa, si Juharia, 45 years old, at ang kanyang tatlong mga anak. Ang panganay nilang si Sylvia Noor Alfiani ay 22 years old, samantalang ang dalawa pa ay mga minor de edad. Noong una, masaya at maayos ang kanilang pamumuhay sa Taman Rahayu, isang subdivision sa Bekasi. Sa kanilang bahay, ang pamilya ay nagtutulungan sa kanilang araw-araw na gawain. Abala si Asep sa pagpapalago ng kanilang negosyo na nag-aalok ng iba't ibang accessories tulad ng mga bag, sinturon, bracelet at kwintas. Unti-unti nakapag-hire siya ng mga empleyado upang makatulong sa kanyang hanap buhay. Habang abala si Asep sa negosyo, si Juharia naman ay tumutok sa kanilang mga anak at sa mga gawaing bahay. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, minsan ay tumutulong na rin si Juharia sa kanilang negosyo. Sa kabila ng kanilang magandang pagsasama, unti-unting nagbago ang sitwasyon. Sa labas, ang kanilang pamilya ay tila walang problema. Masaya sila at tila matagumpay. Subalit sa likod ng kanilang mga ngiti, nagkaroon ng hidwaan ang mag-asawa. Madalas silang nag-aaway dahil sa mga issue tungkol sa pera. Nalaman ni Asep na binabawasan ni Juharia ang sahod ng kanilang mga empleyado kaya't hindi na siya nag-atubiling kumprontahin ang kanyang asawa. Sa kanilang pag-uusap, ipiniliwanag ni Juharia na hindi siya nakakakuha ng sapat na suportang pinansyal mula kay Asep. Kaya't nagdesisyon siyang bawasan ang sahod ng mga empleyado upang makabili ng kanilang mga pangangailangan na sa totoo lang ito ay kanyang mga luho na hindi naman talaga kailangan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang tanging naging solusyon na lamang ni Juharia ay pangungutang hanggang umabot sa puntong nalubog na siya dito. Sa huli, magmula sa pag-uusap nilang mag-asawa, unti-unting binayaran ni Asep ang mga utang ni Juharia. At kahit na binabayaran na ni Asep ang mga utang ni Juharia, sobra-sobra na ang kanyang ibinibigay para sa kanilang mga pangangailangan at sa mga nais ng asawa. Sa kabila nun, patuloy pa rin ang kanilang mga hidwaan. Kaya naman ang kanilang mga pag-aaway mag-asawa ay naging bahagi na ng kanilang tahanan. Hindi lang si Juharia ang naging dahilan ng problema ni Asep. Isang malaking suliranin din ang kanyang panganay na si Sylvia. Dahil habang nag-aaral ang kanyang dalawang menor de edad na mga anak, bukod tanging si Sylvia lamang ang tumigil sa kanyang pag-aaral. Noong una, nag-aaral siya ng law sa isang universidad sa Indonesia. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang kanyang kasintahan na si Hagisco Pramada, 22 years old.
Si Hagisco na dati ring estudyante ng IT sa isang universidad malapit sa paaralan ni Sylvia ay may maayos na pamumuhay at pamilya. Sa katunayan, ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay mga guro at nurse. Ngunit tanging si Hagisco lamang ang nalihis ng landas. Siya ay nahumaling sa sugal na nagresulta sa kanyang pagkaubos ng pera at pagkalubog sa utang. Dahil dito, nadagdagan pa ang pasanin ni Asep na hindi lamang nag-aalala para sa kanyang asawa, kundi pati na rin para sa kapakanan ng kaniyang anak, na tumigas na ang ulo sa labis na pagmamahal sa kanyang kasintahan. Kaya nga sa loob ng 4 na taon na pakikipagrelasyon ni Sylvia kay Hagisco, hindi man lang kahit kailan nagustuhan ni Asep ito. Sapagkat para kay Asep, naging masamang impluensya si Hagisco sa kanyang anak at isa na ngang patunay nito ay ang pagtigil ng dalaga sa pag-aaral. Sa hindi pagsang-ayon ni Asep sa relasyon ng kanyang anak, naging madalas ang pagtatalo sa pagitan nila. Kaya nga nang magpa siyang magkasintahan na nais na nilang magpakasal, umusbong ang matinding pagtutol ni Asep sa plano ng magkasintahan na nagdulot ng galit at sama ng loob ni Sylvia sa kanyang ama. Dahil dito, nagkaisa ang mag-ina upang labanan ang kanilang padre de pamilya. Sa bawat alitan ng mag-asawa o mag-ama, ang mag-ina ang laging nagkakampihan at sabay nilang inaaway si Asep. Sa kabila ng gulo sa kanilang tahanan, nanatiling maayos ang suporta ni Asep sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Hindi siya kailanman nagtanim ng sama ng loob sa kanyang asawa at anak dahil alam niyang bahagi ito ng pamilya na kanyang binuo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, tila hindi na nakikita ng mag-ina ang kanyang mga sakripisyo. Unti-unting nagiging malayo ang kanilang damdamin sa kanya. At sa kalooban ng mag-ina, tila nais na nilang mawala si Asep sa kanilang buhay. Dumating ang punto na nag-isip sila ng masamang balak laban sa kanilang padre de pamilya. Sa kanilang unang pagtatangka, sinubukan nilang lasunin si Asep. Nilagyan nila ng laso ng kanyang pagkain, ngunit sa huli, natakot sila at hindi ito natuloy. Ngunit sa paglipas ng mga araw, muling sumiklab ang hidwaan sa pagitan ng tatlo at naisip muli ng mag-ina na maaring ito na nga ang tamang pagkakataon upang tuluyan na nilang patayin si Asep. Noong June 24, 2024, nagdesisyon ang mag-ina na gawin na nila ang kanilang masamang balak. Nilagyan nila ng detergent ang kape ni Asep, umaasang ito ang magiging daan upang makamit ang kanilang layunin. Nang inumin ito ni Asep, agad niyang nalaman na may kakaibang lasa sa kanyang iniinom. Kaya isinuka niya ang kape at naisip lang niya na hindi maganda ang pagkakahugas ng tasang kanyang ginamit. Sa mga oras na yon, wala sa isip ni Asep ang masamang balak ng kanyang mag-ina. Dahil sa pagkabasura ng kanilang una at pangalawang plano, nag-isip ang mag-ina ng ibang estratehiya upang tuluyang mapatay si Asep. At sa pagkakataong ito, isinama nila si Hagisco. Kinausap nila ang binata tungkol sa kanilang mga naunang pagtatangka. At sa kalaunan, napapayag nila ito na makilahok sa kanilang masamang plano. Ang dahilan ng kanilang pagkilos ay simple. Si Asep ay matagal nang tumututol sa relasyon ni na Sylvia at Hagisco, kaya't para sa kanila, ang tanging solusyon ay tanggalin si Asep sa kanilang buhay. Iminungkahi ni Hagisco na mas mabuting patayin si Asep sa pamamagitan ng pagsakal habang ito ay mahimbing na natutulog. Agad na pumayag si Sylvia at ang kanyang ina at sabik na nagsimula sa paghahanda ng kanilang balak. Ang kanilang puso ay puno ng takot at pananabik na handa na silang tahakin ang madilim na landas na kanilang pinili. Noong hapon ng June 26, 2024, pumunta si Hagisco sa bahay ni na Sylvia at Juharia upang isakatuparan ang kanilang balak. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang pamilya sa isang hapunan. Ngunit hindi nila kasabay kumain si Sylvia. Dahil normal para sa kanila na hindi lumalabas ng kanyang kwarto ang dalaga sa tuwing nasa bahay nila ang kanyang kasintahan na si Hagisco. Matapos ang hapunan, maagang pinapasok ni Juharia ang kanyang mga anak na menor de edad sa kanilang kwarto. Habang ang mag-asawa ay nagpa siya na rin pumasok sa kanilang kwarto. Sa loob ng kwarto, si Juharia ay nahiga na at nagpanggap na nagpapahinga na.
Samantalang si Asip naman ay abala sa kanyang mga naiwan na gawain sa negosyo. Habang ang oras ay tumatakbo, unti-unti siyang napagod at inantok, kaya nagpa siya siyang humiga na. At dahil wala siyang kaalam-alam na may naghihintay na palang malaking panganib na parating, agad siyang nakatulog. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Asep, lumabas si Joharia mula sa kanilang silid upang tawagin si Hagisco at Sylvia na nasa kabilang kwarto. Ilang saglit lamang, tahimik na pumasok ang tatlo sa silid kung saan ang walang kamalay-malay na si Asep ay nakahiga at natutulog. Mabilis na kumilos si Hagisco, suot ang helmet upang hindi makilala, agad niyang sinakal si Asep. Subalit nagising si Asep mula sa pagkakasakal ni Hagisco. At dahil sa lakas ni Asep, nakuha niyang makataka sa mga kamay ng binata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumuporta si na Sylvia at Joharia, hinawakan siya ng mahigpit na nagbigay ng pagkakataon kay Hagisco. Mabilis na inalis ni Hagisco ang kanyang helmet at sa isang iglap, ipinukpok ito sa mukha ni Asep ng paulit-ulit. Unti-unting nawasak ang helmet at sa huli, nawala na ng buhay si Asep. Matapos makumpirma ng tatlo na wala ng buhay ang padre de familia, agad na kinuha ni Joharia ang cellphone ni Asep. Sa ilalim ng madilim na balak, nag-apply siya ng loan gamit ang mga detalye ni Asep na nagkakahalaga ng 56,500,000 Indonesian rupiah o katumbas ng 208,000 pesos. Matapos ang madugong insidente at pag-apply ng loan, umalis ang magkasintahan sa silid at bumalik sa kanilang kwarto. Habang unti-unting sumisikat ang araw, ginising ni Joharia ang kanyang mga anak. Inihanda ang kanilang pagkain at pinakiusapan ang anak niyang si Sylvia na ihatid ang mga kapatid sa paaralan. Kaya umalis ang mga menor de edad na anak na hindi alam na ang kanilang ama ay pinatay ng kanilang ina at kapatid. Makalipas ang ilang saglit, nagdesisyon si Joharia na tumawag kay Yudi, ang nakababatang kapatid ni Asep, upang ipaalam ang malupit na balita ng pagkamatay ng kanyang asawa. Habang kunwaring natataranta, ipinaabot niya kay Yudi na nagkaroon sila ng matinding alitang mag-asawa na sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagkasakitan sila at ang ulo ni Asep ay tumama sa pader. Sinabi niyang ang dahilan ng kanilang pagtatalo ay dahil nahuli niya si Asep na may ibang babae. Sa pagdinig sa balitang ito, mabilis na dumating si Yudi kasama ang kanyang ama. Pagdating, kaagad niyang nakita ang katawan ni Asep na puno ng sugat sa ulo, mga pasa sa mukha, at ang labi nito ay pumutok. Napansin din niya ang mga pasa sa leeg ng kanyang kapatid, isang malinaw na sinyales ng pananakal. Sa mga nasaksihan, nag-umpisa nang bumangon ang mga pagdududa sa isip ni Yudi. Nag-aalangan kung talagang hindi sinasadya ang pagkamatay ng kanyang kapatid o may mas malalim na katotohanan sa likod ng malupit na insidenteng iyon. Habang abalang sinusuri ni Yudi ang katawan ng kanyang kapatid, si Joharia naman ay nag-iiyak sa harapan ng ama ni Asep, nagkukwento tungkol sa hindi sinasadyang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa mga oras na yon, nagtiwala ang ama ni Asep sa paliwanag ni Joharia. Bagaman may pagdududa si Yudi sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, wala siyang magawa. Dahil inutusan siya ng kanilang ama na huwag nang paimbestigahan ang insidente at bigyang galang na lamang ng maayos na libing si Asep sa Bekasi, Indonesia. Subalit tatlong tao ang lihim na nagdiriwang, nagagalak sa kanilang matagumpay na planong pagpatay, pag-angkin sa kayamanang naiwan ni Asep at kalayaan na inaasam. Ngunit sa kanilang akala, ang masasayang pamumuhay ay panghabang buhay. Sa isang di inaasahang pangyayari noong July 8, 2024, 11 days matapos ang pagkamatay ni Asep, tumawag ang isang loan company kay Yudi upang ipaalam na hindi nila makontak si Asep at may utang ito na dapat ayusin. Sinabi ni Yudi sa loan company na patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang aako sa mga obligasyon nito. Nakipagkita siya sa loan company upang talakayin ang utang ni Asep. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan niyang umutang si Asep sa petsang June 27, 2024, eksaktong araw kung kailan namatay ang kanyang kapatid.
Dahil dito, tila nagkaroon ng katwiran ang mga pagdududa ni Yudi tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Agad niyang sinuri ang mga bank account ni Asep at nadiskubre na, maliban sa utang, nagpalipat ito ng halagang 10 million Indonesian rupiah o halos 37,000 pesos sa account ni Sylvia isang araw matapos ang kanyang pagkamatay. Ang natirang balanse sa account ni Asep ay umabot na lamang ng 53,000 Indonesian rupiah o 195 pesos at ang utang ay nailipat na rin sa account ni Sylvia. Dahil sa mga natuklasan, agad na pinuntahan ni Yudi ang kanyang pamangkin upang tanungin tungkol sa mga kahinahinalang transaksyon sa bangko ni Asep. Sa simula pa lang ng kanilang pag-uusap, hindi na naiintindihan ni Sylvia ang mga pangyayari sapagkat wala siyang kaalam-alam sa mga utang ng kanyang ina at ang paglipat ng salapi sa kanyang account. Habang patuloy na nagtanong si Yudi, unti-unti niyang nararamdaman na may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng lahat ng ito. Sa kabila ng pagsisikap ni Sylvia na itago ang kanilang mga ginawang krimen, sa isang emosyonal na pag-uusap, nagtagumpay si Yudi na paaminin ang pamangkin tungkol sa mga tunay na pangyayari sa likod ng kamatayan ng kanyang kapatid. Dahil sa mga natuklasan, labis ang kalungkutan ni Yudi na muling bumabalik sa alaala ng trahedya. Hindi nagtagal, nagpa siya silang dalawa na pumunta sa himpilan ng pulisya upang masimulan ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Asep at para mahuli pa ang iba pang mga salari. Matapos matanggap ang ulat, agad na inaresto ng mga pulis sina Juharia at Hagisco at dinala sila sa magkahiwalay na interogasyon. Sa huli, hindi na nakayanang magtago ng dalawa pang kasabwat at umamin din sila, na nagresulta sa kanilang pagkakakulong. Habang patuloy ang investigasyon ng mga pulis, muling binuksan ang libingan ni Asep para isailalim ang kanyang katawan sa masusing pagsusuri. Ayon sa resulta ng autopsy, lumilitaw na ang mga pasa at sugat na natamo ni Asep ay hindi dulot ng simpleng pagtatalo, kundi ng sinasadyang paghataw sa kanya gamit ang matigas na bagay na nagdulot ng kanyang kamatayan. Bukod pa rito, may marka sa kanyang leeg na nagpapakita ng tangkang pagsakal. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong ang tatlong salarin dahil sa pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Habang patuloy ang pangangalap ng mga ebidensya para sa nalalapit na paglilitis. At ang maaaring hatol sa kanila ay sentensyang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Marisa De Vera from Olongapo, Tintin 08 Silban 88, Maria Socorro Mejia from Italy, Shubs from Kuwait, Marquez Marvi from Romania, Joyce Lazarte from Tagaytay, Mike Cargill from California, USA, Mel Marco from Singapore. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. At nais ko rin pong magpasalamat sa inyong lahat, 30,000 na po tayo. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Asep Saipudin. Ako po si G, maraming salamat.